Vanjo Marano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng chicken galantina. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Deboned chicken, dapat tatanggal lahat ng buto nito at buong buo ito. Ground pork, Chinese sausage, pwede rin tayong gumamit ng chorizo belwao. Sweet pickle relish, raisin, hard-boiled eggs, chopped ham, chopped Vienna sausage, onion, carrots, at red bell pepper. Gagamit din tayo dito ng salt at ng ground black pepper. Umpisa na natin. Sa isang malaking bowl, paghahaluin natin yung ground pork, yung ham. Dapat dito sa ham na chop natin na pinong-pino. Itong Vienna sausage. Then, isusunod din natin yung mga gulay. Yung red bell pepper, carrot, at yung onion. Ilalagay na rin natin dito yung raisins. Yung sweet pickle relish. Yung salt at yung ground black pepper. Pagkatapos nating makombine lahat ng ingredients dito, hahaluin lang natin itong mabuti. So, importante dito na nahalo natin ito mabuti. Dahil later on, itong mga ingredients na inahalo natin, isa-stuff natin sa chicken o ilalagay natin dun sa loob ng chicken na nadibona natin. So, pagtsagaan lang natin itong haluin. Once mahalo na natin lahat ng ingredients, maglalagay lang tayo ng breadcrumbs. Importante itong breadcrumbs dahil ito yung magsisilbing binder. Ibig sabihin, ito yung maghahawak-hawak sa lahat ng ingredients para hindi ito mag-fall apart. Once nilagay na natin yung breadcrumbs, haluin natin uli ito. Then after this, ready na natin i-stuff yung ating chicken. Gawin natin, imamarinade lang natin yung ating chicken dito sa toyo mansi. Ito yung combination ng toyo at ng calamansi or ng lemon. So kunin lang natin yung ating deboned chicken. Mapapansin ninyo, buong-buo itong chicken na to. Pero wala na itong buto sa loob. So, ang gagawin natin, ibababad lang natin to dito sa ating toyo mansi para magdagdag ng flavor. Mapapasukin lang natin itong mixture sa loob. Then, ibabaliktad ko lang para yung kabilang side din mapapad. So, we'll marinate this for about at least 30 minutes. Para sigurado natin na may lasa na yung chicken. After nating ma-marinate yung chicken, ilalagay na natin yung stuffing sa loob. Sa simula, kalahati muna ng stuffing yung ilalagay natin. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit. So, iayos ko lang yung stuffing dito. So, yung babang part yung magkakaroon ng stuffing. Once malagay na natin yung kalahati ng stuffing, ilalagay na natin yung eggs. So, i-arrange natin sa gitna to. So, kaya kalahati lang ilalagay natin para may room pa tayo dito sa eggs. Pati na rin dun sa Chinese sausage or sa chorizo kung chorizo ang gagamitin ninyo. Importante sa eggs na nakakalinya sila. So, isang line lang yung ating gagawin dito para maganda tingnan once na nahiwa na natin. Isa din to sa reason kung bakit yung sausage hindi natin inihiwa, no? Kasi ilaline din natin ito para mamaya paghiwa, makita natin na maganda yung kakalabasan. Ngayon na nalagay na natin yung egg at yung sausage, pwede na natin ituloy yung iba pang stuffing.
So tatapusin na natin 'to. Ilalagay na natin yung remaining na stuffing. Siguraduhin lang natin na hindi natin nasira yung line ng eggs at ng sausage na ginawa natin. After this, kukuha lang tayo ng cheesecloth. Dahil kailangan nating ibalot tong chicken dun sa cheesecloth bago natin ito i-steam. So nilagay na natin yung ating chicken dito sa cheesecloth. At ngayon, isa-secure lang natin to. Kaya may cheesecloth kasi kailangan natin ng merong mag-wrap sa chicken. Dahil wala itong buto para pagtali-taliin natin. So itong cheesecloth ngayon yung magsisilbing wrap. Kasi pagdating sa steamer, kailangan syempre secured to, no? So, kakailangan na natin itong taliin mamaya. Ito sa mga nagtatanong, bakit nga bang galantina ini-steam? Di ba dapat daw i-bake? Well, sa pagkakalam ko po, no, ang galantina, usually ini-steam. Yung binibake, ang tawag doon ay chicken relleno. And usually yung chicken relleno, same process din, may difference lang sa pag-process ng skin. Kasi usually nilalagyan ng butter yun or any lubricant para hindi masunog. So itatali lang natin yung dalawang sides. And sisecure lang natin yung chicken dito. After natin masecure yung chicken dito sa cheesecloth, pwede na natin itong steam. So ilalagay ko na to sa isang steamer at i-steam ko lang hanggang sa maluto ito. Kapag naluto na, tatanggalin lang natin yung chicken sa steamer. Papalamigin lang natin to hanggang ma-reach yung room temperature and then i-refrigerate lang natin overnight. Itong chicken galantina, best ito kapag sinaserve natin ng malamig. After natin malabas sa fridge, ihiwain lang natin to at pwede na natin i-serve. Para sa exact measurements, mga ingredients, at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating chicken galantina.